Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang panalo ng Pinoy, pag-usapan natin yan mga idol. Bago po pala ang lahat ay gusto ko muna kayong imbitahan na i-like at i-follow ang ating bagong official Facebook page. Nasa description po ng video na ito ang link ng bagong Facebook page natin sa Sports Talk PH. Nahack po kasi ang lumang Facebook natin, kaya napilitan tayong gumawa ng bagong account. Maraming salamat po. So isang napakagandang balita nga po para sa ating mga Pinoy boxing fans. Ito po ay dahil naging matagumpay ang ating pambato na si MJ Yanggan Uduna sa pagdayo nito sa bansang Thailand kahapon lamang. Ang fighter po na ito ng ating kaibigan na si Pinoy Boxing Prodigy ay dumayo sa mismong baluarte ng kanyang katunggali na si former PABA Super Bantamweight Champion Bunson Fotong. Subalit hindi nga po pinagmukhang dating kampyon ng ating kababayan ang Thai fighter na ito, gawa ng tinapos niya lamang ang laban sa loob ng first round. Dalawang beses itong pinabagsak ni Uduna, hanggang sa tuluyan niyang nakuha ang panalo via first round knockout. Sa kabilang banda naman mga idol ay mahigit isang linggo pa nga lamang po ang nakakalipas magmula ng malasap ng former heavyweight king Tyson Fury ang kanyang kauna-unahang talo sa kanyang buong professional boxing career. Sa naging undisputed title fight nito kontra sa current pound-for-pound king Alexander Usyk via split decision. Subalit nangangati na po talagang bawiin ni Fury ang kanyang pagkatalo. Ito po ay dahil kanina lamang ay atin pong nakumpirma na kasado na ang kanilang bigating rematch na nakatakdang ganapin sa December 21 sa Saudi Arabia. Bagamat po maliwanag naman na natalo talaga si Tyson Fury sa laban nila, ay umaapaw pa din ang kumpiyansa nito na tatalunin niya na si Usyk sa rematch nila. Paliwanag po kasi ni Tyson Fury na kayang-kaya niya daw talagang i-knockout si Usyk kung gugustuhin niya. Sadyang ang akala daw kasi nilang lahat sa corner niya ay siya ang nakakalamang sa scorecards. Dahilan kung bakit nag-relax lang daw siya sa laban. Subalit kung may isang tao lang daw sa kampo niya na nagsabi na nakakalamang si Usyk sa scorecards, ay agad niya daw tatapusin si Usyk via knockout. Bukod dyan ay kumbinsido din daw talaga siya sa kanyang sarili na siya talaga ang totoong panalo sa unang linagbakbakan. Pero wala naman umano siyang magagawa dahil nangyayari daw talaga minsan sa sports ng boxing ang maling score ng mga hurado. Samantala, habang naghahanda naman nga po ang current WBO Junior Welterweight World Champion Teofimo Lopez para sa kanyang nalalapit na world title defense kontra sa veteranong underdog na si Steve Claggett na nakatakdang ganapin sa June 29, ay bumanat naman nga po ito na kung magkaroon umano ng pagkakataon na magtuo sila ng undefeated knockout artist Gervonta Tank Davis, ay panigurado umano na pupulbusin niya lang daw ito ng buhay. Giit ni Lopez na walang-wala daw si Davis sa level niya, kaya naman magmimisto lang isang madaling laban lang umano ito para sa kanya. Bukod dyan ay nilinaw din ni Lopez na mas gusto niya umanong makasagupa si Tank Davis kaysa kay Ryan Garcia, gawa ng tinalo na umano ni Davis si Garcia. Ganun pa man nga po ay wala naman sa isip ni Davis si Lopez ngayon, dahil nakafocus na ito ng gusto sa kanyang laban kontra sa undefeated top contender Frank Martin na gaganapin sa June 15. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.